to another episode of Vlogmas 2019. Apologies kasi supposed to be every day yung vlogmas natin, but sa mga nakakaalam, alam niyo naman na nagkasakit ako for buong week. And then I went back to work. We got so busy in between Christmas shopping, Christmas gathering, mga kaganapan sa live at mga kaganapan at maraming hanash. Ayun, naging busy tayo. And finally, I'm off sa trabaho and I won't be back until the new year, so may time na tayong mag-vlog. So ayun, so in today's vlogmas, I will be doing the Christmas tag 2019. Unang-una sa lahat, shout out sa aking mga subscribers who are still there na nag-aabang ng aking vlogmas kahit kukunti lang tayo, but sobrang salamat sa walang sawang suporta. Happy Christmas to you kung saan ka mang dako sa mundo. And then comment down below kung may gusto kayong ipabati or Christmas greetings or ano-ano, comment down below. And then, bago natin umpisahan yung ating tag for today, let me tag my YouTube friends also who are been supporting my channel. At you can do this without pressure kung may time lang kayo. Unang-una sa listahan ko is si Miss Peachy Aceron. You can do the Christmas tag when you are free. Wincy Ann Capilla, I know, busy ka na mom, may baby ka. So only when you have time. Si Sis Jen who is in America vacationing with her family. You can do also the Christmas tag. And then si Sis Caramel. You can also do the Christmas tag if you're not busy with work. She's also a nurse who is based in America. She's also my YouTuber friend. At sa lahat ng mga YouTuber friends ko na who wanted to do this vlog, feel free to do the vlog and pakitag na rin ako. Ayun, so yeah, without further much ado, eto na po yung ating Christmas tag. First question on the list. Use one noise to describe how excited you are for Christmas. One noise, paano ba? Yan, ganun tayo ka-excited sa Pasko. And then number two, what is the best present you ever received? The best present you ever received sa mga nakaraang Pasko is of course yung good health ng aking parents, good health ng buong pamilya ko. Yun na yung pinaka-best present. Sa mga matagal ng subscriber dito, alam nyo yung parents ko is Papa had cardiac issue, and then si Mama, she had cancer couple of years ago, and luckily she is cancer free na, so hopefully manatiling ganon. And yon, and then sa amin ni Mike, okay lang naman kami, yung good health ko, and then my family, my sisters and her kids, they're all okay. So yun lang pinaka Christmas present material thing. Ano bang pinaka best Christmas present na material thing? Wala eh, kasi lahat naman yun na-appreciate ko. Yun. What is the worst present you've ever received? Wala naman akong na-receive na worst present, like sa ngayon. Kasi lahat naman na-appreciate ko. It doesn't matter kung gaano kamahal yung gift na ibinibigay sa akin or gaano kamura. It's the thought that counts. Ganun ako. At saka mababaw lang talaga akong pasayahin. Like, little things, I will be very so happy. At may isang ikikwento lang ako sa inyo. Nung I think I was in kabataan ko to, may exchanging gift. This is way back in the Philippines. Alam nyo, siguro yun ang masasabi ko yung worst Christmas present. Alam mo yung nakuha ko? Ano siya eh? Yung sabon na panglaba na perla. Oo, exchanging gift yun eh. Tapos, ewan ko, yun yung binalot ng classmate ko. Perla na sabon. So, lahat sila naka-receive ng Chichirya Chippy. Diba, naglaway ako kasi favorite ko yun since childhood. At saka, perla na sabon yung natanggap ko. I think that was the worst present. Like, bilang bata, diba? Of course, gusto mo mas makatanggap ng Chichirya kaysa perla ng sabon. Ewan ko ba kung bakit ganun. Siguro walang mabalot yung kaklasik ko. Kinuha yung sabon ng mama niya, binalot. Ayun yun. Sing a line from your favorite Christmas song. Since Bisaya ako, sa mga Bisaya dyan, kung nakaka-relate kayo, comment down below. Kasadyan yung takna, dapit sa kahimayaan. Yun. Kasi yun yung naalala ko tuwing nagkakaroling kami around the community. Yun. Tapos, pag mali pa yung lyrics, sasabihin, hoy, mali yung lyrics niyo, walang piso. Ganon. So, may iba kasi instead na kasadyan yung takna, takna means the hour. Taknaan yung sinasabi nila. Kaya yun, mali yung lyrics. Alam niyo yung mga bata, di ba? Mali yung lyrics. Kaya yun. Kasadyan yung takna. At saka tuwing Misa de Gallo, yun yung tinutugtog sa simbahan after ng simbang gabi. Naalala ko yun. So, pag narinig ko yun, parang talagang feel na feel ko no yung spirit ng Pasko. Iba talaga pag Pasko sa Pinas.
background music, please. Ayun, so, yan yung favorite line ko. And then, rename a reindeer. Si, sino ba? Rudolph? Ano ba yung i-rename ko sa kanya? Rudolph? Comment down below kung ano yung gusto nyong i-rename nyo kay Rudolph. Ano ba Rodolfa? okay naman yung name ni Rudolph, yung Vixen, Dancer, Francer. Okay naman yung pangalan nila. Siguro isang ano, syempre papalitan ko na lang ng ano, isang name ng reindeer, siguro Mihol. It means Michael, Mike, kasi yun yung pangalan ng asawa ko, Mihol. Siguro I'll change the name Rudolph to Mihol. It's an Irish name for Michael. Okay, Mihol. O, diba? What is number 6? Number 6 na pala tayo. I lost count. What is your favorite thing about Christmas? Yung favorite thing ko about Christmas is yung ano, yung busy ka, abala ka pag sa shopping ng pangregalo para sa mga mahal mo sa buhay, at saka yung pagbabalot ng Christmas presents, at saka yung hot chocolate, yung pag-shopping mo nang ihanda sa Noche Buena, the Christmas parties, decorating the house. Yun talaga ang pinakagusto ko at saka ito, doing vlogmas. Yun ang pinaka most exciting part sa akin. And of course, sana yung kasama mo, yung mga mahal mo sa buhay. But ako, like alam nyo naman, I've been an OFW since I was 22 years old. 22 nga ba? 23 na pala ako noon, magti-24. Tapos so on and off yung mga years na nandun ako sa Pilipinas tuwing Christmas time. So doon ako nasa sad. But anyway, you'll never get used to it kasi iba talaga pag ang Pasko kasama yung pamilya mo at iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ang dami kong daldal, hayaan nyo na kasi na-miss ko kayong kausap. Kayo na nanonood. Sana may iniinom ka dyan para hindi ka ma-bored. Okay, do you use advent calendars? Yes, I do! Sandali, kukunin ko. Actually, Loz, nakalimutan ko na to eh. Ito yung Cadbury Milk ko na advent calendar. Pang anong date na ba ngayon? Anong petsa na, besh? Pang ano na tayo? 20 na tayo ngayon, di ba? Nasaan na si 20? 20, hindi ko mahanap si 20. Hello? Ah, here. Ito si 20. So, bubuksan natin. Tapos, iba-backward natin yan, yung pang last na. Yung magsa-shoutout ako mamaya. Ayan, malaki. Malaki, malaking chocolate yun ang dito. Tapos, may nakasulat. Can you draw Santa? Yeah, I can. So, kukunin natin si chocolate ng 20. Oops. Yay. Ayan. Ano to? Mukha ni Santa. Mukha ni Santa. Kainin natin. Yeah. Ito yung chocolate advent calendar ko. Dapat nabubuksan na yan. Kaso, diba, if you are sick naman, wala ka namang galang kumain. So, tsaka chocolate siya, besh, full of calories. But sabi nila, Christmas, calories don't count. So, kainin na natin yan in the coming days. Yan. Next is, talk us through your typical Christmas day. Yung typical Christmas day ko, yung Christmas morning, usually, pag nandito kami sa bahay ni Mike, gigising lang kami, tapos magluluto kami ng breakfast, tapos maya-maya, manunood kami ng Christmas movie, yung palabas sa movie, and then we will open our gifts. That's my typical Christmas morning. If not, pag may misa ng 12 o'clock Christmas mass, so we go and attend a Christmas mass, and then come back for a lovely lunch. Usually, kasi si Mike yung mas magaling magluto kaysa sa akin. Siya yung nakatoka sa Christmas lunch. Ayun, and that's our typical day. And then, after eating the whole morning and the whole lunch, we will go out for a walk para lang to have a fresh air. But, yeah, yun ang mga typical na ginagawa namin, Mike. If we are around the house, kung nandito kami, kung wala kami sa mga cousins niya sa Drogheda. But I think this year, we won't be going up to Drogheda. Apologies sa mga nurses sa Drogheda. I thought I will meet you this Pasko. Kaso, I think I'm doing on-call Christmas Day. So, I can't live far away from where we live. Kasi in case may mga emergency case, I'll be called out sa theater. Ayun. Yeah, buhay nurse lang, di ba? Do you have any Christmas traditions? Ito sa Pilipinas, when I was there, usually Christmas Eve kasi yung pinaka-bongga sa Pilipinas, di ba? Christmas Eve. Dito kasi Christmas Day talaga yung pinaka-bongga nila.
So, kung yung nasa Pilipinas ako, usually si Papa, magluluto na yan ng mga favorite niyang recipe, like yung minudo, paborito niyang niluluto yan, at saka yung sweet and sour fish, favorite niya na niluluto yan. So, and then kami, mga magkapatid, like, magluluto kami ng mga dessert, yung macaroni fruit salad, palaging may ganun, kasi favorite namin sa bahay yan. So, ayun, and then we go to mass, yun lang naman, tapos come back and have dinner. And sa lugar namin, usually may pa-Christmas party dyan. Kumbaga, naging tradisyon na yan, may pa-Christmas party talaga sa lugar namin, and then we do exchanging gift, may palaro sa mga bata, ganun. Yun lang, and then Christmas Day, kung nasa Pilipinas ako, magmo-mall kami, manonood ng movie, or if not, mamamasyal lang sa mall. Ayun, so, and then, of course, nandun na yung nagsisimba for Christmas, di ba? Yun yung pinaka, yun lang ang pinaka Christmas tradition. And then, real or fake Christmas tree? Of course, sa Pilipinas, nung nasa Pilipinas, wala naman tayong choice kundi to make up our own Christmas tree, yung fake lang. Yung gawa lang sa string, or gawa lang sa cotton balls, or if not, yung fake trees. But, here, since available dito sa Ireland, yung real tree, of course, pangalawang taon na namin to ni Mike na ito, real tree to siya. At kung naaamoy nyo lang talaga, sobrang amoy niya. Yung bahay namin is amoy Pasko na talaga siya. Yung evergreen na pines, yung amoy niya, yung parang nasa Baguio ka, yun yung amoy niya. So, of course, I love real tree. Kasi aside from, Mother Earth friendly siya, Mother Earth friendly. Oo, kasi 'di ba, you don't have to throw this, at saka biodegradable siya. And this can add like fertilizer sa soil mo if you have a garden. Pwede mo lang siyang itambak doon sa garden mo. So kayo, comment down below if you have any Christmas traditions. Pa-share naman, then I'll do a shout out for you the next time, and then na magagawa ako ng vlog tomorrow. So if ikaw si Santa, ano yung pinaka-Christmas gift na ibibigay mo sa mahal mo sa buhay? Comment down below, and then I'll do a shout out also for you. Kung ikaw si Santa, ano yung pinaka-Christmas gift na ibibigay mo sa mahal mo sa buhay at bakit? Comment down below. And I guess that's it for now for our Christmas talk, and I hope to see you on my next. Have a lovely day. Bye!